Hi guys! Welcome back to my channel. And yes, itim na yung buhok ko. Well, nag-experiment lang ako kasi, di ba yung parang pag bumababa na yung kulay ng buhok natin, hindi na siya maganda tingnan. So yeah, I did dye my hair black and I'm not sure if medyo pagsisihan ko ata to. So baka magkulay ako ulit ng buhok by the next week. But I miss you so much guys and I have a new vlog for you. And for today, ang pag-uusapan natin is the law of attraction. So ano nga ba yung law of attraction? Some may say na di naman totoo yan. Pero, for me, and as I've tried to study, diba, I've always been telling you na sobrang addict ako ngayon sa mga positive topics, mga vibrant positive topics. Doon ako nag-a-addict ngayon eh. So, I really try to read, study, and it says that law of attraction does really work regardless if you believe it or not. Para lang daw tong law of gravity. Maniwala ka man o hindi, diba? Andito tayo, may gravity. So, it doesn't really, parang depends on your belief. Maniwala ko o hindi, law of attraction is true, daw. So, we have three sub-laws of attraction or three laws of attraction that you should know kung gusto mo na talagang mapag-aralan kung paano nga ba nag-work ang law of attraction. So, first one, we have like, attract, likes. Yes, you heard it right. Like, attract, like. So, usually, di ba pagdating sa love life, they say that opposite attracts. Well, that could be true. Kagaya nga naman ng magnet, di ba? The opposite sides attracts. Or, di ba, dumidikit yung magkaabalang side. Pero sa law of attraction daw, it's more of like attract likes. Parang example dito is, if you are tall, mostly yung friends mo daw are tall. If you are, you know, medyo small ka, mostly yung friends mo din are small. And kung ikaw ay parang bakla ka magsalita, or parang yung vocabulary mo is ganito yung eksena, mga facts, ganyan. Mostly yung mga friends mo parang ganun din. So, it usually is more of like attract likes pagdating sa law of attraction. So, kung anong klaseng tao ka, that is also the people that you are attracting to be friends with you. Kung ano ang pinakikita mo, most likely, yun din ang mapapakita sa'yo. Alam mo yun, it is just parang kung ano ka, yun din yung lalapit sa'yo. Kung ano ka, yun yung mamamagnet mo. Kung ano ka, yun yung babalik sa'yo. Like attract likes. I also have another example for you guys. If you are a kind of person na sinasabi lagi is that money is the root cause of all evil, most likely, syempre, hindi ka rin magsasucceed in your financial life. Yung parang financial aspect of your life. Kasi for you, pera is the cause of all evil. Para sa'yo, masama ang pera, dahilan ito para maging masamang tao. So, most likely, di ba, hindi ka talaga yayaman, hindi ka hindi dadami pera mo. Kasi para sa'yo, ano eh, masama yung pera eh. Para sa'yo, hindi mabuti ang dulot ng pera. So, most likely, di ba, kung ano ang iniisip mo, yun talaga ang mangyayari. Ang pera yung masama, ayoko nito, hindi ka yayaman, ayaw mo nun eh, di ba? And another example is that, yung pag-iisip natin negatively, like, di ba, nag-iisip tayo na, oh, wala, di ko to kaya, ay, nako, si ano, ganyan-yan, di naman ako gusto niyan, or pinaplastic lang ako niyan, most likely, that will happen. Kasi tayo po, ano daw yung iniisip natin, sabi ng law of attraction, what the mind believes, the body conceives. Napakagandang quote, di ba? Which is really true, kasi tayo, for example, ikaw, you're a student, college student aiming to be valedictorian, high school student aiming to be valedictorian, a college student aiming to be a magna cum laude, summa cum laude, diba? If that's what you want and you always think, na gusto ko to, hindi mo namamalayan that what you are doing will actually bring the result of you being an honor student. Kasi gustong-gusto mo yan, diba? Talagang gusto ko talaga, gusto ko ganito ako, gusto ko ganyan ako. So, ang ginagawa mo, nag-aaral ka ng mabuti. Unconsciously, ginagawa mo
yung kailangan para ma-achieve mo yung goal na nasa utak mo. So it's really true that whatever we put in mind, whatever it is we believe, it is that our mind conceives, our body achieves. Yung katawan natin ang gumagawa, iniisip lang natin siya ng iniisip, pero unconsciously nagagawa natin siya. Kasi nga ganun eh, whatever it is we put in mind, kapag gustong gusto mo, believe na magagawa mo. Kasi kapag gusto mo yung bagay, ganto na lang, sa tao natin example, kapag gustong gusto mo yung tao, nagpapapansin ka eh, kasi gusto mo siya, gusto mo na mapansin ka niya. So what you're doing is getting his attention, na parang pagiging-gingin ka, or daan-daan ka, or ayaw mo na, ay, kamay ka na, yung simple ganyan. Unconsciously, kahit hindi man sadyain, nagagawa mo, kasi, yung nasa utak mo, gusto ko mapansin niya, o gusto ko siya, gusto ko kami, gusto ko siya maging, di ba? So, yung ginagawa mo, it leads to the result of what you want na mangyari, or what is the situation that you want to be in, parang ganun. So, that's it. And we have another law of attraction, which is our second law of attraction, that is called nature abhors a vacuum. So kung mapapansin mo, di pag nag-tidy up tayo, kapag nililinis tayo, let's say you have a shelf na laging puno ng basura, puno ng notes, ng kung ano-ano man, kapag nililinis mo yan, parang hindi mo na, ay puno na naman siya pala next week. Or parang kapag naglalaan tayo ng space para sa mga bagay, most likely may darating talaga at ma-fill yung space, na pinaglilisan natin, yung space na available for something, di ba? Kaya parang we just have to make a space for the things that we wanted. Kung gusto mong may dumating, learn to make space or make time for it. Learn to make yourself available for it, or make sure that you are ready to parang, kumbaga, parang hawakan or i-receive yun. Because you have the space, you have the time for it. Kagaya nga sa science, diba, ang space, hindi yan pwedeng space lang eh. Meron laging atom yan. Kumbaga, laging i-fill in ng atoms. So, ganun din sa buhay mo. If you have a vacant space, if you have a blank space, you know, intended space for something, or guys, diba, kapag we have free time for someone, if we have like we're making free times, diba, for the things that we want and the things that we would like to have, so ganun lang. Pag may nilinis ka, pag may tinanggal ka sa buhay mo, huwag ka mag-alala, because for sure marireplace yan, kagaya nga ng sabi sa katagalugan sa Tagalog, diba, na kapag may nagsarang pinto, may bubukas sa bintana, parang ganun. Or kapag may nawala, may darating, panigurado. Kung ano yung nawala, mas maganda yung darating. Or, don't be afraid to lose something, because for sure, something great is about to come. Yung mga ganun lang. And our third law of attraction is, always make present perfect. I know, it's not easy to say na, ito yung gusto ko in the present, or I am dealing with whatever it is that what I want to be, or ito yung sitwasyon na gusto ko talaga, nandito ako. Rather, ganito yung gawin mo. I know things could be tough sometimes. Minsan talaga ang dami nating problema, and ayoko ng ganitong buhay. Hindi ito yung gusto kong trabaho, hindi ito yung mga taong gusto ko kasama. Let's try, again, I'm saying, I know it's hard, I know it's not easy, but let's try to make the present perfect. How? For example, you were in a job na hindi talaga kagandahan ng ugali ng boss mo. Kasagot-sagot talaga, hindi talaga nakakatuwa ka, parang hindi nakarespeto kasi he's not showing enough respect for you, or masyado siyang bossy, masyado siyang maingay, you don't want that kind of boss, ayaw mo na ng trabaho mo, parang sobrang exhausted ka na, ang daming utos, ang daming projects, ang daming things need to be done in just a day. How about make your mind think
na hindi na ako makakaalis sa trabaho na to or hindi pa ako pwedeng umalis sa trabaho na to, so kailangan galingan ko. Diba? Instead na magreklamo ka, mag-whine ka ng mag-whine na nabubisit ako sa boss ko, ganito-ganito, ayoko na talagang trabaho to. Why not make it perfect? Yung itry mo na makuha yung loob ng boss mo or itry mo na galingan talaga at work para makuha mo yung loob ng boss mo or para, diba, para maging easier din sa yung job, itry mo i-master, i-master ko to para alam ko na lahat next time para mabilis na ako makapagyabao. Diba? In that way, hindi mo namamalayan na talagang while you're trying to master everything, namamaster mo talaga siya. And eventually, everything will be easier for you kasi namaster mo na. Tapos, parang ikaw, ayaw mo na umalis din sa trabaho. But, remember, I told you, diba, sa first law of attraction, like attract likes. So, kapag master mo ang trabaho mo, ang ganda na ng performance ng trabaho mo, masaya ka sa trabaho mo, that is the time that surely something will come unexpectedly. Yung jobs na gusto mo before or those jobs that you think is really perfectly fitting for your personality, for your skill will come. Kasi parang, sabi ko nga sa'yo, kung ano yung hindi mo kailangan, yun yung darating eh. It's like attract likes. Kung masaya ka, you will be given another opportunity to be happier. Or, kung content ka sa job mo, you will be given another opportunity where mas makakontento ka sa job na to. So, try to master everything and always try to make the present perfect. Again, I know it's hard, it's not easy, it will never be easy. Lalo na kapag hindi mo naman gusto yung sitwasyon na nandoon, kung nasaan ka. It's hard. Pwede natin sabihin, di ba, that ang dami kong utang. Ang hirap. Hindi, ayoko nito. Gusto ko nang matapos to. Yeah. Yan ang gusto natin lahat. Ayaw natin ng utang. Pero what you're gonna do is master your practices of trying to save, of trying to pay these debts. Diba? Hindi mo namamalayan sa pagtitipid mo, nakakabayad ka. Hindi mo namamalayan sa pagli-lessen mo ng expenditures mo, nakakabayad ka. And it will be easier for you to cope. It will be easier for you to pay at matatapos mo na. Sasabihin ko paulit-ulit at paulit-ulit kung sinasabi, hindi madaling gawing o isipin na ang present situation ko or ang present na buhay ko ay perfect. Yes, it will never be easy. Pero itry natin maging perfect. Oh, pagod ka. Pagod ka, gusto kong magpahinga, ayoko na magtrabaho, gusto ko yumaman. Okay, yan ang goal mo. So, ang gagawin mo, work, work, work. Yung pagod mo, gawin mo motivation. Parang, oo, pagod ako, pero makakaipon ako kasi nagtatrabaho ako. Makakaipon ako kasi ganito. Makakapag-business din ako kasi nagtatrabaho ako. Oo, pagod ako, pero okay to. Overtime, maraming pera. Oo, dami kong stock. Kailangan ko talaga itong mabenta. So, tinda, tinda, tinda. Para ipon, ipon, ipon. Invest, invest. Diba? Isipin mo lagi na itong sitwasyon kung nasaan ako ngayon, tama to para sa sitwasyon gusto kong mapunta. Alam mo yun? This place where I am right now is exactly the place I want to be. Ito yung daan para marating ko kung saan yung gusto kong mapuntahan. Ang ganda, diba? Parang, it's like, the situations that you are into are just stepping stones for you. Or just situations you have to be in. Or activities you have to do. Or circumstances, challenges that you have to dwell with. Or mga laban na dapat mong mapatalunan para makapunta ka kung saan mo gusto mapunta. Diba? Think of them as part of the journey. Kailangan ko talagang dumaan dito. Kailangan kong galingan every levels para marating ko yung finish line. Ganun. And again, law of attraction would really help you, especially for your mental health. Alam mo, kapag puro positives lang yung nasa utak mo, most likely positive outcomes, positive results, positive magnets ang darating sa'yo. So, always be positive. Ayaw natin ng isang positive, ah. Alam mo na yun. So, doon tayo sa positive vibe.
And I hope to see you guys on my next vlog. Thank you so much kung nakarating ka dito sa part na to. Salamat sa panonood and thank you for making time listening on this vlog. Again, my name is Thinne. Please like and subscribe. Thank you for watching.